isang aktres na napabilang sa Star 66 ng Sampaguita Pictures ang sumikat noong dekada 60. Siya ay si Rosemary Sonora. Si Rosemary ay isang dating aktres at kapatid ng movie queen na si Susan Roses. Siya ay nakagawa ng mga hit na pelikula sa ilalim ng Sampaguita Studio, at marami dito ay kasama ang kanyang naging grupo sa Star 66. Tulad ng ibang sumikat na aktres, si Rose ay dumaan din sa mga kontrobersya sa loob at labas ng kanyang career, tulad ng chismis na siya ang tunay na ina ni Senator Grace O. Alamin natin ang buhay ni Rosemary sa video na ito. Bago tayo magpatuloy, kung ikaw ay bago sa channel na ito, at gusto mo ang mga kwento ng buhay ng mga Pilipinong sikat, ay huwag kalimutan mag-subscribe. Pindutin mo na rin ang bell para updated ka sa mga susunod pang videos. Salamat! Si Rosa Maria Sonora, na mas kilala sa kanyang screen name na Rosemary Sonora, ay ipinanganak noon April 14, 1948 sa Bacolod. Ang kanyang ina ay isang Amerikana, na may lahing French at Jewish, at ang kanyang ama ay Pilipino, na may lahing Spanish at Chinese. Siya ay kapatid ng naging reyna ng pelikula na si Susan Roses at ina ng aktres na si Sheryl Cruz. Si Rose ay maagang namulat sa industriya ng pelikula, at sa edad na 7, ay nagsimulang gumanap bilang batang aktres. Siya ay unang nakakuha ng title role sa pelikulang Ulilang Anghel noon 1958. Matapos nito ay lumabas siya sa ilan pang mga pelikula, bago siya huminto sa pag-arte, upang mag-focus muna sa kanyang pag-aaral. Sa edad na 14, siya ay nagbalik sa showbiz at nagsimulang gumawa ng mga romance films na laganap ng panahong iyon. Ginamit niya ang pangalang Rosemary sa billing ng kanyang mga unang pelikula. Ilan sa kanyang mga naging pagganap ay sa Baliw o Martir, Ang Hiwaga ni Mariang Isda, at Santa Clarang Pinong Pino noon 1962. Abaruray Abarinding, Matanglawin, Sweet Valentines, Dance Orama, at Mga Kuwela sa Eskwela noon 1963. Eddie Love Susie, Magkapatid na Waray, Jukebox Jamboree, From Tokyo with Love, The Dolly Sisters, at Show of Shoes noon 1964. Birhen sa Lupa, Inday Palalayasin Kita, Alaala ng Lumipas Rosalie, at Alis Dyan noon 1965. Noong Disyembre ng 1965, si Rosemary ay nakasama sa 10 mga artistang nilaunch ng Sampaguita Pictures na tinawag na Star 66. Ito ay kinabibilangan nila Loreto Marquez, Dindo Fernando, Blanca Gomez, Pepito Rodriguez, Gina Pareño, Edgar Salcedo, Shirley Moreno, Ramil Rodriguez, at Bert Leroy Jr. Ang grupo ay maraming pinagsamahang mga pelikula, kung saan sila ay lubos na mas nakilala ng mga movie fans. Ilan dito ay Ang Maraming Kulay ang Pag-ibig, Jamboree 66, Ay Nako Neneng, Okay Laking Eskandalo, at Ang Lagay Adre ay Understanding noon 1966. Valentine Wedding, Sunny, at All Over the World noon 1967. Sayonara My Darling noon 1968, at marami pang iba. Nang panahong ito ay mas gumanda ang career ni Rosemary, at maliban sa mga pelikulang kasama ang Star 66, ay nakasama rin niya ang ilan pang malalaking pangalan sa industriya noon. Siya ay itinuring na prinsesa ng Sampaguita Pictures, at ang kanyang career ay patuloy na namayagpag hanggang dekada 70.
Nang alukin si Rose ng ABS-CBN na lumabas sa telebisyon, siya ay nagkaroon ng sariling show sa istasyon, na pinamagatang Rose Marie noong 1970s. Nang magkasama at maging love team sa ilan mga pelikula sila Rose Marie, at ang aktor na si Ricky Belmonte, ang dalawa ay nagkaibigan sa tunay na buhay. Sila ay naging magkasintahan at kalaunang nagpakasal. Ang mag-asawa ay biniyayaan ng tatlong anak na si Lorenzo, Cheryl, at Patrick. Nang panahong magkaanak si Rose, siya ay pansamantalang huminto sa pag-arte, upang mag-focus sa pag-aalaga ng kanyang pamilya. Ang kanyang mga anak ay sumunod lahat sa yapak ng kanilang magulang, at pumasok sa pag-aartista. Ang naging pinakamatagal sa showbiz, at nakikita sa telebisyon hanggang sa kasalukuyan, ay ang nag-iisang babae na si Sheryl Cruz. Noong dekada 80, ay pansamantalang nagbalik sa paggawa ng mga pelikula si Rose Marie, subalit ito ay tumagal lang ng ilang taon, at siya ay muling huminto. Nang sila ay magkahiwalay ng asawang si Ricky, si Rose Marie ay nagdesisyong magsimula ng panibagong buhay sa Estados Unidos, at doon ay nag-migrate noon 1987. Noon una ay naiwan ang kanyang mga anak sa Pilipinas, subalit ang mga ito ay isa-isang sumunod sa kanya sa Amerika, at sila ay doon nanirahan. Si Rose ay nag-aral ng cosmetology sa Los Medanos College sa Pittsburgh, California. Nang matapos niya ang maiksing kursong ito, ay nagsimula siyang magtrabaho sa styling salon ni JCPenney. Kalaunan ay nagtayo siya ng sariling hair salon, kasama ang kanyang mga naging kaibigan doon. Nakilala din niya si David Loomis na kanyang naging ikalawang asawa, sa isang simbahan na kanyang pinupuntahan noon 1988. Si David ay dating nagtatrabaho bilang deputy sheriff na may dalawang mga anak, at hiwalay din sa asawa. Nang sila ay magpakasal, ang kanilang bagong pamilya ay namuhay ng tahimik at malayo sa intriga ng showbiz. Lumipas ang 12 taon, bago muling nagbalik si Rose Marie sa bayan sinilangan noon 1999, upang bisitahin ang dating mga kaibigan, at naiwang mga pamilya. Subalit siya ay hindi rin nagtagal at muling bumalik sa kanyang pamilya sa Amerika. Nang ang kanyang mga anak ay nagkaroon ng sariling mga buhay, si Rose Marie ay naging hands-on sa pagtulong sa pag-aalaga ng kanyang mga apo. Sa kasalukuyan ay 73 taon gulang na ang dating aktres, at sinasabing siya ay mayroon pa rin malusog na pangangatawan. Siya at ang kanyang asawa ay patuloy na naninirahan sa Estados Unidos, at masaya at kontento sa buhay nila doon. Maraming pinagdaanan kontrobersya ang dating aktres sa kahabaan ng kanyang buhay, kahit nang siya ay huminto sa pag-aartista. Isa dito ay ang chismis na lumaganap, lalo na nung panahon ng eleksyon, na sinasabing siya ang tunay na ina ng adopted daughter ng kanyang kapatid na si Susan Roses, at asawa nitong si FPJ. Ang chismis na ito ay matagal na nanatili sa mga balita, nang pumasok sa politika si Senator Grace Poe, subalit walang naging malinaw na ebidensya, upang suportahan ang claim na ito. Matapang na hinarap ni Rose ang mga ganitong pagsubok, at siya ay di nagpa-apekto dito. Kalaunan ay namatay din ang balitang ito, at ang buhay ay nagpatuloy para sa kanilang pamilya. Sa bahay din na ito, madalas magbakasyon noon ang kapatid ni Susan na si Rose Marie Sonora na matagal nang pinagbubulungang tunay na ina ni Grace. Pero wala daw itong katotohanan. Rose would live right next door to us with the Halbernas. And the old lady Halberna would always call us every day and tell us what's happening in our house. I'm sure if that kind of rumor could have been true, my God could have known it. Si Rose Marie ay bahagi ng kasaysayan ng industriya ng showbiz, at siya ay naging inspirasyon para sa marami sa loob ng maraming taon. Ang kanyang mga naging pagganap ay hinangaan at minahal ng mga movie fans na naglagay sa kanya sa pedestal sa industriya. Siya ay isa sa mga artistang hindi malilimutan na nag-iwan ng tatak sa puso ng kanyang naging mga tagahanga. Maraming salamat sa panonood. Kung nagustuhan nyo ang kwento ng buhay ni Rose Marie Sonora, at may komento o gusto kayo idagdag, ikomento lang po sa ibaba ng video.
Huwag din po kalimutan mag-subscribe sa aking YouTube channel. To Rosemary, Colgate is the mouth specialist. Nice smile, a healthy mouth. That's my Sherry. Lucky sa Colgate, parang ako. Alam ba ninyo na mas maraming ina sa buong mundo ang tiwala sa Colgate? Para sa amin, wala pang dadaig sa Colgate in giving a healthy mouth. Colgate, the mouth.